Jesus said unto them, Ako ang tinapay ng buhay. Amen. The one who comes to me will not be hungry, and the one who believes in me will never be thirsty. Dalawang pangako ng Panginoon, no? Sino mang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Anong pinapangit dito ng Panginoon na magugutom? No? Alam niyo ba, alam naman natin maraming tao sa mundo na mamatay sa gutom. Alam ka natin yan? Sino nakakalam dito nun? No? Dapat aware tayo dyan. Alam niyo ba sa buong mundo laganap yan, no? Lalo na sa mga ibang Africa? Grabe yung gutom doon. Yung famine na tinatawag ng gutom. At marami pang mga bansa, kahit dito sa Pilipinas, no? Maraming tao namamatay sa gutom, literally. Pero alam niyo ba na mas maraming tao namamatay sa gutom spiritually? Alam ba natin yan? They are hungry in spirit. No? Kahit yung mga matanyag na tao, no? Maraming tanyag na tao, naabot na nila yung pangarap nila, yumaman sila, pero nag-commit sila ng suicide. Bakit? They are still hungry and thirsty sa kaloob-looban nila. No? Akala nila kapag nakamit na nila yung mga tinatamasa nila, mga bagay sa mundo, ay totoong makukompleto na ang buhay nila. Yun ba ang purpose ng buhay natin? Alam ba natin kung ano ang purpose ng buhay natin? Sabi ni Apostle Paul, ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang mabuhay ay ang paglilingkod sa Diyos, no? At ang mamatay ay pakinabang. These are all temporary. Heaven and earth will pass away. Kasama na yung mga problema ng mundo. Kasama na yung mga inaalala ng tao. It will all pass away. God promised us na may isang araw na dadating, everything will be fixed. Lahat ay maaayos sa kanyang perfect time. Amen. Ngayon, ang gagawin ng church, ano bang ginagawa ng church? Ano ba yung mission natin? To share the gospel, to proclaim that Jesus is the only way to the Father. Jesus is the bread of life. Wala kang ibang lalapitan. Sabi niya, sino ang lumapit sa akin, hindi na magugutom. Maraming tao lumalapit sa mga kinikilala nilang Diyos na hindi tunay. No? At sila ay still gutom pa din sa Espiritu. No? Hindi pa rin nila maunawaan ang purpose ng buhay. Bakit? Dahil ang Panginoong Jesus lang ang tunay na tinapay ng buhay. At yung mga ibang mga bagay na dinudyos ng tao, yung pera, yung kasikatan, at marami pang bagay sa mundo na dinudyos ang tao, no? Nakamit nila yung bagay na yun, pero still, gutom na gutom pa rin sila sa Espiritu. Dahil ang makakapagsatisfy lang ng ating kaluluwa ay ang tinapay ng buhay na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. So,